Kwento ng isang magulang. Kwentong punong-puno ng aral. Huwebes ng hapon noon, galing ako sa isang birthday party, pagkatapos tumunga ng dalawang bote ng beer ay nagpaalam na ako. Mukha kasing uulan, ayokong maabyutin ng ulan sa daan. Anak ng pitong kamalasan, tumirik ang kotse ko sa daan, no choice kailangan kong bumaba para ayusin ang makina. Sobrang malas talaga at naiwan ko ang gamit ko, nag-uumpisa ng pamatak ang ulan, kung bakit kasi hindi agad sinauli ng kumpare ko na nanghiram ang mga gamit ko sa pag-aayos ng kotse. May natanong akong isang bahay, nagbaka sakali akong tumawag, lumabas ang isang matandang lalaki, siguro mga 70 years old na. Magandang hapon po, Tay. Nasiraan po kasi ako eh, di ko po nadala ang gamit ko, baka po may layob kayo ay clears dyan. Umiti siya sa akin, maya-maya at bumalik at may bitbit na bag at dalawang payong, iniabot sa akin. Sumama pa siya sa akin sa aking kotse, malaki ang diferensya, mukhang tinamaan nga ako ng napakalaking malas. Inaya ako ng matandang magkape muna sa kanila, medyo malamig nga at basa na rin ako ng ulan kaya sumama ako. Pagpasok namin ng bahay ay nakita ko na hindi maayos iyon, sabi niya pasensya na daw ako kasi nag-iisa siya. Roman daw ang pangalan niya, dating jeepney driver. Umupo ako sa sala, maalikabok yun, pumunta sa kusina ang matanda siguro magtitimpla ng kape, ayoko na sana kasi iika-ika na siya, hindi na masyadong makalakad pero mapilit si Mang Roman. Nakita ko sa dingding ang mga nakakwadrang larawan, siguro family picture nila yon. Sa ibaba ay picture ng lalaking nakatoga katabi nito ang isang kwadro rin ng babaeng nakatoga din, siguro mga anak niya. Malinis ang mga kwadro, halatang kapupunas pa lang at parang ayaw maalikabukan man lang. Tama ako, sabi ni Mang Roman, anak nga daw niya yon. Inilapag niya ang kape, meho hindi malinis yung mug pero nakakahiya naman kung tatangihan ko at isa pa nilalamig na rin ako at malakas ang ulan, gusto ko ring main item ang sikmura. Kung gusto mo anak, ano nga ba uli pangalan mo? Tanong niya sa akin, Jun po, sagot ko naman. Kung gusto mo Jun eh sayo na lang yung mga gamit ko. Wala na rin namang gagamit niyan dito, gamit ko dati yan ang driver pa ako ng jeep pero mahina na ako ngayon Jun, di ko na kaya na mag-drive pa uli. Naku wag na po, meron po ako nasa hiraman nga lang kaya di ko nadala, asan po mga anak nyo? Tanong ko. Si Danny. Engineer ko yan, may pagmamalaking itinuro ang litrato sa dingding, nasa Saudi na ngayon. Kaya naman babae sa litrato si Juvian, nakapag-asawa ng taga Davao at doon na nanirahan, yun naman asawa ko 5 taon na akong iniwan, nag-iisa na lang ako dito eh kahit nga mahirap kinakaya ko. Itong bahay na ito kasi ang kaisa-isang alaala ko ng aking pamilya, dito ko binuhay ang asawa ko at ang dalawa kong anak. Pinagbili ko na rin yung jeep ko, okay na naman napatapos ko na ang dalawa kong anak at may maganda na silang trabaho, may sarili na rin silang pamilya at bahay, maayos na ang buhay nila. Hindi po ba sila dumadalaw dito, I mean po, sino pong tumitingin sa iyo dito, mahirap po ang mag-isa lalo na at may edad na kayo. 1 taon na siguro na walang dumadalaw sa akin dito. Minsan tumatawag naman sila sa telepono, kahit nga di ko masyado ginagamit yung telepono e ayaw ko ipaputol ang linya. Araw-araw naghihintay ako sa tawag nila, yung kahit boses lang nila masaya na ako, basta maramdaman ko lang na naaalala nila ako. Mababait naman ang mga anak ko, buwan-buwan may natatanggap akong pera sa bangko, pero di ko naman ginagalaw, pag namatay ako kasama yun sa ipapamana ko sa mga apo ko. Yung kapitbahay dyan sa kabila, tuwing umaga binibisita nila ako at dinadalhan ng pagkain, nagbibigay na lang ako sa kanila ng konting pera pamalengke. Hindi po ba kayo nahihirapan? Mahirap ay ho. Lalo na pag nakakaramdam ako ng pananakit ng katawan, pero siguro ito ang buhay ko. Pag may nasakit sa akin iniisip ko na lang na bunga ito nang walang tigil kong pagtratrabaho noon upang mapatapos ko ang mga anak ko tapos mawawala na ang sakit. Yung alaala ng masayang buhay namin noon ang gumagamot sa akin, sana nga lang minsan maalala naman nila akong dalawin dito, gustong gusto ko na rin silang makita lalo na ang mga apo ko.
Masarap siguro yung mga araw na kasama ko sila dito. Alam mo ba si Paring Kanor dyan sa kabila, hindi niya napag-aral ang mga anak niya kaya hanggang ngayon sa kanya pa rin nakatira, kaya lagi niyang kasama yung mga anak niya at mga apo. Mahirap yung buhay nila. Minsan walang trabaho ang mga anak niya, yun ang ayaw kong mangyari sa mga anak ko. Gusto ko maayos ang buhay nila pero alam mo, masaya si Paring Kanor, lagi ko siyang naririnig na tumatawa kalaro ang mga apo niya, minsan naiingit ako, iniisip ko na lang na mas masaya ang mga apo ko sa buhay nila ngayon. Paano po pag may sakit kayo, sino po ang tumitingin sa inyo? Kapitbahay June. Sa kanila na rin ako nagpapabili ng gamot, sa panahon na may sakit ako doon ako nakakaisip ng matinding depresyon at pangungulila. Sa totoo lang ay nagtatampo ako sa mga anak ko. Pagkatapos ko silang mahalin at bigyan ng magandang buhay ay hindi na nila ako naalala na dalawin dito, kahit dalaw lang o tawag sa telepono, yung marinig ko lang na. O tatay, buhay ka pa ba? Masaya na ako noon pero iniisip ko rin na responsibilidad ko na bigyan sila ng magandang buhay at papagtapusin ng pag-aaral at responsibilidad ko rin na maging mabuting ama sa kanila, alam ko hindi na. Magtatagal at magkakasama na rin kami ng asawa ko, hiling ko lang na sana bago mangyari yun ay makasama ko ang mga anak at apo ko. Ayaw niyo po bang tumira sa kanila? Magiging pabigat lang ako sa kanila. Ayaw kong bigyan ng isipin ang mga anak ko. Dito na lang ako sa lumang bahay namin, bibilanggan ang mga patak ng ulan, siguro pagkatapos ng 1,000 tag-ulan maalala na rin nila akong dalawin dito. Alam mo bang birthday ko ngayon June? Kaya matyaga akong naghihintay ng tawag nila. Kung hindi naman sila makatawag iisipin ko na lang na siguro ay busy sila sa kanilang buhay, mahirap kumita ngayon at kailangan nilang magtrabaho nang hindi naabala. Napalunok ako sa aking mga narinig, naawa ako sa kanya. Ikaw June, may magulang ka pa ba? Nanay ko na lang po, nasa bukid nun kasama ng isa niyang kapatid. Kailan mo siya huling dinalaw? Tanong niya, hindi ako nakapagsalita, huli akong pumunta sa bukid nun noong Pasko, malapit na naman ang Pasko, hindi pa uli ako nakakapunta doon. Sana madalaw mo uli ang iyong magulang June, sigurado ako. Gustong gusto ka na niyang makita katulad ng kagustuhan kong makita ang mga anak at apo ko, subukan mo, alam ko magiging maligaya siya. Tumila na ang ulan. Nagpaalam na ako. Nagpasalamat din siya sa akin. Nakita ko sa mga mata niya na talagang sabik siya sa kausap, sabi niya ay magkwentuhan pa kami habang hinihintay ang tawag ng mga anak niya pero dumating na yung hihila sa kotse ko papunta sa Tollier. Nangako na lang ako na dadalawin ko siya pag may libreng oras ako. 2 linggo ang dumaan at naisipan ko uling dalawin si Mang Roman pero sarado na ang bahay, nagtanong ako sa kapitbahay nila at nalaman ko na namatay na si Mang Roman 3 araw ang nakakalipas. Pagkatapos paglamayan ng 2 araw ay dinala na ng mga anak niya si Mang Roman at pinakremate. Aalis na sana ako pero pinigilan ako ni Mang Kanor, iniabot niya sa akin ang 1 bag, yun ang bag na pinahiram sa akin ni Mang Roman. Bili ni Roman ay ibigay ko raw sa'yo kung sakaling babalik ka, kakailangan mo daw ito sa pagbalik mo sa bukid noon, baka ka daw masiraan sa daan. Hindi ko napigilan ang pagpatak ng luha ko, ramdam na ramdam ko ang pangungulila ni Mang Roman sa kanyang mga anak at apo. Nagdesisyon ako, magfa-file ako ng leave, uuwi ako sa bukid nun para dalawin ang nanay ko, tama si Mang Roman, tiyak matutuwa yun pag nakita ako. Mensahe ng 1 magulang. Anak, kung nasaan ka man sana maalala mo ako. Sana dalawin mo ako kahit minsan lang. Sabik na akong makasama at makausap kang muli. Kung may pagkukulang man ako, patawad anak. Gusto kong malaman mo, mahal kita higit sa pagkakaalam mo.